Okay, what do we have here? There you go. We have the GoPro Hero 8 Black. Bagong-bago. Okay. Galing sa US. In-ordered ko to sa GoPro.com. October 1 lumabas pre-order, and then na-ship out siya October 15. I got this here in the province ang October 21. So October 21 na sa akin na. Masasabi ko na ako isa sa pinakauna na nagkaroon ng GoPro 8 dito sa Pilipinas. And naisip ko, why not mag-post ako ng video na unboxing. Ang purpose ko naman talaga kaya ako bumili ng GoPro ay to document yung mga marathon na sinasalihan ko. Gusto ko mag-create ng mga video na nakaka-inspire pagdating sa exercise, running, and also sa swimming and biking. So, swim, bike, run kasi ginagawa ko rin. Naisip ko, GoPro yung best camera to capture all my trainings and all my races. One time, nag-marathon ako and tinry ko mag-film, i-document yung aking takbo using the mobile phone, my mobile phone. Ang nangyari kasi, madilim and then super shaky, shaky yung video. So talagang naisip ko, ano ba yung dapat na camera na pwedeng gamitin para hindi maging shake yung kuha. And also, nabasa yung phone ko. Kasi pag nagmamaraton ako, talaga nagbubuhos ako ng tubig. May sponge, may, lahat na para maging malamig yung body. So, nangyari, nabasa yung phone. And sabi ko, kailangan ko waterproof. And yun nga, yung GoPro is waterproof. That was June, my third marathon. June 2019, ito lang. Pero naisip ko, lalabas na yung GoPro Hero 8 ng September. Kasi ni-research ko siya, September siya lumalabas. And ito nga, yung Hero 8 Black, lumabas siya October 1. And immediately, sa naghanap ako sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, kung saan pwedeng umorder, pero wala. Siyempre, sa US pa pwede. And pre-order muna siya. Nakalagay doon sa website, isi-ship siya October 15. So, immediately pre-ordered. And then, October 15, hinintay ko, lumabas siya from the US. In 6 days, nakarating dito sa province. At eto na, buksan natin ang GoPro Hero 8 Black fresh from the US. So, itong box, buksan natin. Makikita natin yung mga filler sa loob, plastic bubbles para hindi magalaw yung GoPro sa loob. And we have here the GoPro Hero 8 Black, also the micro SD card that yung free from the GoPro.com. So, here we have our GoPro. Napakaganda. Ito, buksan na natin. Alisin natin ang plastic. And now we have the GoPro. Napakaganda ng packaging. Also, the memory card, a micro SD card. 32GB siya, which comes free kapag umorder ka sa GoPro.com. And let's take a closer look sa ating GoPro Hero 8 Black. Nakalagay sa harapan, HyperSmooth 2.0. Ito yung much improved na stabilization feature niya. And dito sa baba, makikita mo yung specs niya. 12 megapixel, 4K 60, and waterproof siya within 10 meters. Kaya din niya mag 1080p live streaming. Also, makikita natin sa box, sa left side, itong mga features niya. So, na may mga icons na pinapakita yung mga features niya. 12 megapixel, 4K 60, slow-mo 8 times, live streaming, then time warp 2.0, hypersmooth 2.0, live burst, super photo, plus HDR, and RAW, may touchscreen, voice command, and etc. So, ito naman sa kabila, sa likod niya, yung GoPro app. And sa right side is yung mga accessories na kasama sa box natin. So, yun, tuloy natin. I-unbox na
Then, ang GoPro, paano ba ito binubuksan? First time ko magbukas ng GoPro. Ayun, may pinipilas pala sa ilalim. And then, makukuha natin ang GoPro mula sa ilalim. Ito, pwedeng hilahin siya. Then, mahuhugot na siya from below. So, let's see what we have here. Ang GoPro naka-stand. Like, nakikita ko na to sa mga stores. Yung mga previous GoPro na ganito rin yung packaging. Same as this one. And meron tayong instruction sa likod. Ito yung kung paano natin tatanggalin yung attachment ng GoPro dun sa stand niya. So, itataas yung rubber para maalis natin yung GoPro. Tataas daw siya and then we will pinch together yung clip niya and then mahihila na natin yung GoPro. Ayan. So, ito na yung GoPro natin natanggal na. Tingnan natin yung mga kasama sa box. Meron tayong GoPro Plus. Marketing ng GoPro yan. Buksan natin. Ayan, makikita natin sa loob. Have questions? Chat with our experts at GoPro.com. And may mga kasama siyang papel, manual, may mga instructions kung paano buksan yung battery compartment. Also, meron tayong GoPro stickers. And ito yung kanyang manual. So, nakatamad naman basahin yan, di ba? Sino ba nagbabasa ng manual? buksan natin yung mga accessories niya dito. Makikita natin. Meron tayong mounting. Ito yung curve para sa helmets. Kung maglalagay ka ng GoPro sa helmet mo while biking. Ito yung charging cable. Data cable rin pang connect sa laptop. Also, yung battery. Ito yung mayroong blue strip. Pero kasya rin naman yung mga old batteries ng GoPro. At ayun, wala nang laman yung box natin. Ayun lang lahat ang laman ng box. Okay. Andiyan na lahat yung laman. Hilera lang natin ng maayos. At there you go. We have unboxed our new GoPro Hero 8 Black. Ngayon, tingnan natin kung paano binubuksan yung battery compartment. Ayun. Magkakasama na yung charging port, USB-C port, and the micro SD card slot, also the battery. At ang isa sa mga bagong feature ng GoPro Hero 8 Black ay yung attached na yung kanyang, ay built-in na yung kanyang mounting fingers. At pag inalis natin tong thumb screw, makikita natin yung mounting fingers niya na foldable. Pwede mong itupi kapag hindi mo na kailangan gamitin. Hindi mo na kailangan ng housing, another housing, para i-attach siya sa mga GoPro attachments. Kailangan mo lang buklatin yung kanyang folding na mounting fingers. So yan, tanggalin natin yung sticker sa screen ng GoPro. Ng battery yung ating GoPro. Pero
mas madali muna lagyan natin muna ng micro SD card. Ito yung 32 gig na SanDisk micro SD card that comes with the GoPro for free. So kunin natin yung micro SD card and ilagay natin sa micro SD card slot ng GoPro natin. So ganito yung paglalagay ng micro SD. Hindi naman siya pwedeng magbaligtad, and then yun, itulak mo ng finger mo sa loob, siguraduhin na naka-lock, nag-click, and then lagay natin yung battery. Dapat tama yung paglalagay natin. Ito, ganito dapat. Then, itulak natin ang papasok sa guard. And make sure na nakasara yung door, battery door niya, para waterproof pa rin yung ating GoPro. And then, for the first time, ito yung pag-turn on ng GoPro. Ihingi siya ng setup. This is a first time setup. So, mamili tayo ng language. Siyempre, walang Tagalog dyan. So, English tayo. And merong legal stuff. Siyempre, wala kang magagawa kundi mag-agree. So, tap lang natin yung agree. And also yun, yung location. And now, gusto niya mag-upload, mag-download tayo ng GoPro app. And then, let's connect it sa mobile phone natin. Ito na, meron na akong GoPro app. Find my GoPro. Kailangan na access sa device, some permissions. And pag first time nga pala mag-pair ng GoPro, ito makikita. Makikita natin yung ating GoPro. We found your GoPro, and the first time kailangan natin mag-upgrade ng firmware. Ayan, nakikita natin sa phone yung kung ano yung nakukuha ng GoPro natin. Kaya mong makontrol yung GoPro using your phone. And ito yung upgrade ng firmware natin. So, mas ma-maximize natin syempre kung latest yung firmware na gamit natin. Ito ay version 1.2. Okay, first run with the GoPro. Let's test it out. Tingin natin itong GoPro.
nakita nyo naman yung GoPro, napakaganda. Ito, ginagamit ko siya ngayon. Salamat sa panonood. Please hit the subscribe button kasi I'm going to post a lot of videos about running, cycling, and also swimming. Ngayong hapon nga, punta ako sa pool para mag-swim. Hit the like button if you like this video. Also, kung di mo nagustuhan, hit the dislike button. And comment whatever you want to say, anong may tanong ka or something. Yeah, inviting you to join me in my journey. Let's encourage each other, let's learn from each other. More videos are coming out, so stay tuned, subscribe. Thank you.